The poor use it in treaties, but the rich answer it roughly. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Okay, Panginoon, maraming salamat sa gabi, Panginoon, na muli kayo mag-aaral ng salita, Panginoon, ng Proverbs, tuloy namin ang pag-aaral, pagkatuto, Panginoon, sa maganda mga practical things, Lord, na makikita namin dito, maintindihan namin, ma-apply, may tanong, Panginoon, malinaw, maraming po lagi magagabay. In Jesus' name we pray, Amen. Ako po na po. Yung palalamig, nakatutok sa akin. Hindi ako ilang. Adjanet naman ako eh. Ay, good evening po. Good evening. Kahit ano pala, kahit 6 na tayo. 40. Okay. So number 1, sabi dyan. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. Saan ko natapos tayo dito last time, ba? So, yung sabihin lang niya na huwag mo nang offend yung brother mo kasi nga kahit daw sa bahay, ay syempre magkakilala kayo niyan. Pag may mga offense na ano eh, hindi katulad ng iba, yung talagang nakaka... Hindi natin... Hindi ko alam, parang pag magkakilala kasi kayo, syempre siguro, alam, magkakapatid kayo. Sino ba yan? Siya na. Okay. Okay, ano nga. Record tayo eh. Yan. Yeah. Okay, so huwag nyo offend yung kapatid nyo. Especially, hindi nyo naman kailangan offend. Eh, kayo magkasama-sama yan sa bandang muli. Okay? Yeah. Ayan, so tapos tayo din last week. So ngayon, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Ano yung sabihin nun? Ano yung belly? Okay, ano yung sabihin nung belly shall be satisfied? So mabubusog, no? With the fruit of his mouth. Ano yung fruit of his mouth? Ah, pwedeng gano'n, salesman, di ba? Pero, ibig sabihin lang, actually kahit mga skilled people, minsan iniisip natin, wala tayo, hindi mo kailangan, ano, di ba? Pero actually, kailangan pa rin. Kahit saan ka pa, kailangan na ibenta mo yung sarili mo, sabi nga nila. Ibig sabihin, oh, ganito, kaya ko to. Ganyan. So, yan yung second part. And with the increase of his lips, shall he be filled. So, pwede nga sa mga sales. At kahit sa atin, ba't wala nagbibigay sa akin ng tabao? Nang hingi ka ba? Dapat minsan ikaw yung lumapit. Mga bata, minsan, ikaw yung may kailangan, ikaw yung lumapit. Okay? So, tsaka kung anong lumalabas kasi sa bibig mo, yun yung minsan alam mo, nalaman mo. So, ano pa? Ngayon lang yun, okay? Mga bata, sa amin, applicable din yan. No. Ito yung, ang maraming dyan kumikita, puro salita lang. Oh. So, kaya, tayo mga introvert, wala, matuto din tayo minsan. Okay, si Peter, ngayon tahimik eh. Okay. So, yun lang yan. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So, parang nirelate yun, di ba? So, parang nga naman, kasi minsan sino yung napahamak sa napahamak sa sinabi mo. May mali kang sinabi, kaya itong mga bata, tinitrain natin yan, uy, huwag mong salita-salita dyan, di ba? Huwag mo, kaya minsan, di rin natin pinaparinig sa mga bata yung pinag-uusapan natin, kasi baka maka-pick up yan ng gano'n. Ah, kala mo, gano'n na yun. Lalo siguro, mga anak ng pastor, kumari, pag may pinag-uusapan. Kumari, pinag-uusapan. Pag-asawa, si ano, ganyan, ganyan. Ay, narinig ng bata. Ay, ganun pala yun. Hindi na sabihin ng bata, uy, ganyan ka daw ah. At ayun na, okay. Yung mag-a-assume ng ano, kaya ingatan nyo yung sinasabi nyo. So, paano yung pastor? Dapat ba mag-ingat? Sinasabi? Siyempre naman, lahat naman yan.
Kaya nga sabi yan, ikakainin mo yung bunga ng sinabi mo. Ngayon, meron tayo minsan ditong yung sinasabi natin na hindi tayo nag-compromise. Ibig sabihin nun, alam mo na dapat mag-ingat ka, pero ano nga yung dahilan at ano naman yung consequence pag hindi mo sinabi yung sinabi mo o dapat mong sabihin. So tinitimbang mo ngayon yun. Dami nagsasabi sa akin na natin ganyan. Ikaw, ba't di mo kailangan sabihin yun? Tansyado ko na yun. Sabi ko, lahat ng ano, sinabi ko, alam ko medyo may pangit na kahihinatnan, pero mas gusto ko na yun kaysa naman sa amin dati, ganun. Sa Bible study, lalo sa church. Eh ngayon, naka-record to. So, naisip ko na dati pa yun. Kaya, inano ko rin yan. Tinantya-tantya ko yan. Pag sinabi ng, ano ba sinabi mo sa ano? Ganyan pala sinabi mo. Pero, yun nga, anong gagawin mo? Ngayon sinabi ng salita ng Diyos, ano sabi mo? Tatago mo. When we are told to preach in the housetops. Ibig sabihin nun, wala ka dahil pakialam. Pag katotohanan ng salita ng Diyos, okay yun. Pero, yung ibang di mo nang kailangan sabihin, yung mga personal na makakasakit, na ikaw yung, kunwari, ikaw, nasaktan ka, pwede mo namang kimkimin, di ba? Kaya mong kimkimin, sarilinin mo na lang. Ikaw yun, ha? Huwag mong i-demand sa ibang tao. Na ganun. So, pero pag ikaw, yan. Kaya sinasabi dyan, death and life are in the power of the tongue. Kaya ngayon, mga master dito, yung mga showbiz eh. Alam nila yung mga politiko. Pag may sinabi sila at narinig na ibang tao, people will think kung anong iisipin nila dun sa dahil sa sinabi niyan. Di ba? Siraan yan. Okay? Kaya talagang ano yan, kalkulado nila yan. Di ba? Minsan kung kailan malapit yung eleksyon, di ba? Napansin niyo yun? So tayo, mga bata pa, huwag kayong politiko. Naintindihan niyo yan pag ano, nasaktan siya, yung kailangan gumante. Pero, minsan, may mga kailangan sa aming sabihin. Iba naman, sasabihin, huwag mong kakasalita, ha? Ito, minsan mga to. O, susumbong kay tatay, ha? Eh, pag sinabi sa inyo ng tatay, o, sumbong mo yan, pag may ginawa, o. Sino, sundin mo? So, yan. Kaya sinasabi lang dito, death and life are in the power of the tongue. Maingat ka dapat. Pero minsan, eh, ganito yung kulang, it's all winning. Mahihiyain ka. Di ba? Kung sa soul winning ka, mabubuhay sila, hindi sila pupunta sa impyerno, ano gagawin mo? Eh, may yain ako eh. Ahit na. May kapangyarihan ang bibig mo. At may dapat ka minsan gawin, dapat mong gawin. Okay? Niwala ba kayo doon? Matindi ang ano, bibig. Siyempre, dahil hindi lang basta bibig yan, nasa utak yan. At mga ganyang concern. Sabi dito, and they that love it shall eat the fruit thereof. So, parang binarelate ngayon sa 20, magaling ka magsalita. Nako, niwala kayo, napansin ko yun sa mga, ano eh, mga taong, ano, mga manager, hindi lahat. Pero yung iba, sa iba, tumaas yan dahil sa, minsan talagang magaling, may natapos kung saan. Pero iba, ganyan lang, galing. So, alam mong magpaano ng tao, ikaw yung makikinabang dahil doon, okay? Hindi nyo ba, mga bata? Ang dami nyo makukuhang tip dito kung nakikinig lang kayo. Alam nyo ba yun? Okay. Whoso findeth a wife, findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. So, lagi kong kinukutya ang pagdating sa pag-asawa. Lalo yung mga sabi, hindi ako gusto mong mag-asawa. Hindi ko na kailangan mag-asawa. Alam mo lang yun. Kailangan natin lahat siya. Maganda yan. The best yan. Yan ay sinasabi. Kaya sinabi dito, hindi maganda. Ay, mali. Kung sino makakita ng wife, maganda yun. Okay? So, para sa mga lalaki yan, especially. Okay? Mga lalaki natin dito. Walang asawa. Eh, mga bata pa masyado. Pero pag-pray nyo na yan. Amen? Sino mag-asawa? Amen. Stephen? Ikaw pala medyo malaki dito. So mag-asawa, Stephen? Ha? Oh, diba? Maganda yan. Tatay mo, nanay mo, gusto mong magkapo. Kaya, magkantope-tope. Lolo rin, gusto mong magkapo. Huwag agad, ha? Okay. So, whoso findeth the wife, findeth the good thing, and obtained in favor of the Lord. So, yung sabihin nito, at totoo yan, actually, mga problema talaga ng people yan. Alam niya yan. Sa church, insan, yan ang, ano, kasi nga, importanteng bagay, ha? Pag hindi mo kinonsider,
Okay, may mga bata, kayo, nasabihan ko kayo, mga lalaki. Pag lalaki ka, masipag ka, maayos ka, nakikita ka ng mga kababaihan dito, hindi ka maayos. So, anong gagawin sa'yo? Sa palagi mo, makakuha ka ng maayos. Diba? Eh, yung mga ano pa, pag nag-uusap na yung mga yan, si ano, ganyan. Pero huwag ka rin masyadong ano. Ako, dati nagmadali ba? Hindi naman masyadong nagmadali. Pero nung uso na kasi sa amin dati, mabira, high school pa lang eh. Eh, siyempre, nabuyo-buyo din ako, ganyan. Eh, siyempre, high school pa, naramdaman mo na yan. Hindi ka naman, ano, pag normal na tao. Diba? Ilang taon na ba si Jana? 13, si Stephen. 12. May crush ka na ba, Stephen? Buti to, puro sa bahay lang. Eh, si Jana, may crush na ba si Jana? May nakakasya. Eh, eh, si ano? Si Jamie. May crush na ba si Jamie? Wala. Eh, ano na yan? Naalala ko ako. Uy! Ako prep pa. Uy! Nakikinig ka, oh. Ako prep pa lang ako. May crush na ako, eh. Diba? Ganun. Ano, ganyan pa lang kalaki. Grade, ano pangalan? Matawa si... Nabuhayan si Ezekiel eh. Hindi, may crush ka na ba? Tulog lang. Tulog lang gusto mo. Yan. So, normal yan. Kaya ngayon... So, anong ano nyo? Mga bata pa lang kayo, di ba? Ito sinasabi ng Bible. Pag-pray mo yan, hindi yan... Marami nababaliw dyan. Kasi gumagawa ng mga maling desisyon sa buhay dahil lang dyan. Parang attraction, hanggang dun lang sila. Hindi nila nalaman. Sinasabi dito, ang Diyos pala, no? Pag nakakuha ka ng magandang, maayos na asawa, magandang asawa, sorry, sinabi lang dito, asawa eh. Sabihin, pinaburang ka ng Diyos. Sabihin, kahit maniwala ka, marami yung kilala, ganda lalaki, wala. Walang asawa. Oh, minsan, sila pa yung niloloko. Ano nangyari? Minsan kasi, either sa personality, sabi na iba, pero minsan talagang sa Panginoon din, baka may ginawa ka sa Panginoon na ano, hindi maganda, sa magulang mo. Pwede nang ano, gawin ng Diyos yun na kahit maganda lalaki ka, siyempre, yung expectation mo, siyempre, mataas din. Ganun yan eh. Hindi mo mag-match. So, kahit kaya mo to, ayaw mo naman. So, bandang uli, hindi ka makakuha ng asawa. Yeah? Pag nasabi ko sa inyo na, bata pa kayo, pray nyo na. Dahil pwede kayong gantihan ng Diyos dyan sa bagay na yan. Aniwala kayo. Kaya mag-ayos-ayos kayo. Okay? Pero pag meron naman, maganda yan. Masaya. Huh? Okay, so next. Natindihan nyo na, Stephen. Okay, 23. Pakibasa po, ready, go. The more you set in three things, but the rich answer it roughly. Okay, so mga example ng mga last time na may mga nadaan na tayong mga passage na hindi actually positive or negative. Alam nyo yun? Hindi ganun karami. Ibig sabihin nito, hindi positive or negative lang. Sinasabi sa atin ng Bible, yan ay katotohanan. So, bakit sinasabi natin katotohanan, reality? Hindi sinabing gawin mo yon pag mabahirap ka, tama lang sa'yo na parang aso-aso ka dyan. Hindi sinabing gano'n. Hindi sinasabi, yan ang katotohanan. Yan ang reality and therefore, di ka magulat. Tindihan nyo ba yun? May nag-gano'n sa Facebook eh. Sabi ko, napa-facepalm na lang ako eh. Mayamang kasi. Tapos may nag-quote sa Bible, medyo mali. Parang nagmamayabang na ewan. Parang yung nabasa ata natin kanina, sino ba yun? Basta yung parang the rich is ganyan, at many friends. Mga ganon. So, positive ba yun sa mayaman o hindi? In a way, parang, pero hindi yung something nagkukot mo sa Facebook. Reality lang yun, hindi nagtuturo yun. Para sa iba, hindi naka-edify yun. So, ang mangyayari yan, parang mga prosperity gospel, ang sabihin, pag Kristiyano ka, dapat mayaman ka. Tama ba yun? Hindi, dapat mayaman. Ang sabihin nung ipipilit mo, paano? Kung ano, di ba? Hindi record yun. Kanina nga rin, yung sa, sabi yun, kanina, binabasa natin sa Numbers. Anong na-realize yun doon? Pag lingkod ka ng Diyos, wala ka dapat malaking property. Yan sinasabi ng Diyos talaga.
Kaya pag nakakita kang milyonaryong Joey Loss, tingnan yan. Sigurado yun. False prophet yun. Kay Buloy, Soriano. Hindi gawain yun ng matinong lingkod. Pag lingkod ka ng Diyos, dapat wala na sa'yo yan. Kung meron, meron. Pero hindi ka, hindi mo tatargeting magkaroon ng more than ilang kotse, di ba? May nagagamit ka, yun na yun. Kasi yung mga Levites, di ba, sila ay... Ganun pa rin yun. Ibig sabihin nga, kasi ang inheritance daw nila is the Lord. The fact na sa kanila binibigay yung tithes, di ba? Though, say, nagtatrabaho din sila, pero still, di ba? Hindi ko yung nagtatrabaho, binibigyan ka lang. Sumisip-sip. So, hindi sumisip-sip, pero ibig sabihin nun, titiwala ka lang talaga sa Diyos. Eh, pag maayos yung, mas maayos yung dating, meron ka, pero pag wala, tapos ka. Diba? Parang, karamihan sa atin, ayaw nun. Ako, ayaw ko nung ganun eh. Aasa mo sa iba, na maawa sa'yo, ano? Parang hirap na. Pero, ganun talaga ang lot ng ano, ng likod ng Diyos. So, pag maganda naman ang ano, maganda rin ang dating mo yan. So, yun ang ganun eh. Bataan mo tayo doon. Kasi nga, yan. So, huwag nyo ikokoto na parang nagtuturo kayo dahil baka kayo maturuan. Di ba? Pasalamat ka kung talaga meron ka. Ah, mayaman ako, kaya ano akong sumagot eh. Ano yung rough? Maggaspang. Ang gaspang ang gawa. Eh, sinabi sa Bible yun eh. Mali, okay. Sinasabi lang reality, ganun. Kasi nga, mayaman feeling niya, wala siyang kailangan sa'yo. Pero wag ka, pag mas mayaman yung kausap mo, parang ano rin yun, no? Parang aso-aso din yun. So, hindi ganun. I believe, talagang Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos, hindi ka, kasi sabi rin sa Bible, reproach not the poor, di ba? For God is his maker. Yung sabihin nun, pantay lang kayo. Matay ka rin. Ganun yun. So, hindi mo ano yung mahirap. Pero, syempre, nang lilimos. As pipiliting ka na, extortion na yun. Pag ganun, nagagalit din ako sa mga ganun. Nagbusin na ako. Meron doon sa Ortigas, pambihira. Talagang dami nagbibigay kasi lumpo eh. Actually, ngayon, na-realize ko, na yan, natutunan ko rin sa Bible, pag ikaw yung madaling maawa sa ano, sabi nga sa inyo, yung respect of persons, yung unang ano doon, pag sinurge mo sa Bible, yung unang respect of person na mali, sa poor. Sabi doon, respect not the person of the poor in judgment. Okay, uy, mahirap to, kampihan natin to. Hindi ganun. Okay, mahirap mayaman, yun, maganda yung push natin ngayon, di ba? Doon yung nakikita, di ba? Magulat ka, bakit? Witch siya eh, gusto lang niya mag-witch eh. Hindi, pinapatay yun. Kasi yung witch na yan, talagang tumatawag yung sapatay sa demonyo. Kaya pinapatay yun, yung inasawa mo yung aso, yung kabayo, naku, pinapatay yun. Masali, pati bakla, pero wala lang doon sa ano, Leviticus pa yan. So, ganun yun, kasi ang judgment ng Diyos, judgment niya, yun ang tama. So, ngayon, di mo naiintindihan, isipin mo, yun ang tama. Katulad nung, ba't pinatay yung tao? Walang parusa. Eh, nang pumasok sa bahay niyo eh. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin nung, buti nga, kung magnanakaw lang, eh, paano ko sunugin yung bahay niyo, patayin yung Shana, kunwari, si Shana, oh. Patayin ko to. Gusto, kaya pinasok ko yung bahay, diba? So, kaya pag pinatay nung may-ari yun, walang parusa dun. So, ngayon, yung mga hindi nyo pa naiintindihan yun, di ba? So, pag iniintindi nyo yung judgment ng Diyos, ngayon, nagkakaroon kayo ng idea kung bakit. Ngayon, di in-explain doon, di ba? Pero, ma-ano mo na yun? Madi-derive mo na yun. Yung 10 commandments, madi-derive mo yun. Bakit masamang ano? Ba't masamang gamitin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Pag ikaw hindi nasanay sa mga bagay ng kabanalan, sa judgment ng Diyos, okay lang sa iyo, di ba? Parinood ka ng Hollywood, okay lang sa'yo, pero hindi pala. Pag pangalan ng Diyos ang binabastos, wala nang ano yan, lahat na yan, susunod na yun. Pangalan ng Diyos binabastos eh. Susunod-sunod na yun, kahit anong buhay lang ng tao yan eh, no? Pa-abort yan. Patayin na eh, gano'n eh, loko-loko siya eh. Ayoko sa kanya eh. Ano pa? Adultery, kahit ano yan, ano mas gusto? Gusto ko eh. Diba? Pinapatay ba siya?
So, mahal sa mayo, liar. Okay. Pero hindi mo pinapatay. Pero yun, kaya, natindihan niyo yun? Huwag kang basta mag-ano dito, mag-assume, ha? Okay. So, reality lang to, yung mga mahirap, kasi, ganyan. Pag ikaw yung mahirap, di mo kailangan maging aso-aso. Magtabaho ka, hindi ka magustuhan ng mayaman, nuts to him. Hindi mo kailangan gawin yan. And then, ito, 24. Ay, basa pa, ready, go. Okay, so sino meron ditong friend? Sinong best friend mo? Sino? Yung best friend mo, Jamie? Wala. Sinanay, sinong best friend mo? Okay lang yan. Actually, ito rin ang kwentuhan namin lagi. Well, nagkaroon din siya ng best friend. Pero kasi nga Kristiyano, pag Kristiyano ka, minsan nga ano, di ba? Totoo yun, minsan maganda yung may friend sa labas. Kasi pag mga kaidaran mo, marami kayong matututunan din, pero still, ang design ng Diyos, kayo-kayo lang sa pamilya. Maganda yung pangit nung wala kang tiwala sa mas matanda sa'yo. Ganyan yun, minsan, di ba? Yung mga pagkaidaran mo, friend mo, hindi tayo maintindihan ng ano, hindi tayo maintindihan ng bata. Tama ba yun? Maintindihan ka niya. No? Maaring hindi nga maintindihan yung iba, kasi madalas hindi yung mga mali niyo, yung kalokohan niyo, di ba? Ganun kasi yung mga bata, kaya tayo, di tayo naniniwala may separate ano dito. Sa Word of God, dyan na lahat, pati bata, kahit makulit, maingay, okay lang yan, tsatsagain ko yan. Kayo din, tsagain. Hindi natin kailangang hiwa-hiwalayin. Bakit? Kasi nga, yun ang example ng Bible eh. Nakinig sila kay Ezra, ganun. Lahat sila, may bit-bit nila yung maliliit. Nag-preach si Ezra, ang tagal nun, ilang oras yun. Bandang uli, gano'n, iyakan sila dun eh. Basa nyo na ba Ezra? Sino nakabasa Ezra? So, yan. Well, hindi istolbo yan. Huwag yung iisipin, ano. Pero sinasabi dito, minsan may mga friends ka talaga. Kasi mga lalaki, na kami kasi yung medyo libre. May libreng gala-gala. So, minsan may mga friends ka. Sinasabi lang dito yung reality about friendship. Okay, sabi dito, pag ikaw may kaibigan, dapat friendly ka. Okay? Ano yung sabihin? Kasi alam mo na friendship, meron din naman mga perks yan eh. Dapat friendly ka. Okay? Pero actually, may mas magandang ano pa yan, implication yan. So kasi ngayon, nagiging politika rin yan, ganyan. Mga bata pala, politiko na kasi tinuturoan saan, oh, friends tayo, ganyan, ganyan. Pero implication talaga yan, yung Panginoon yan eh. Alam nyo ba yon? Sino daw ang friend natin? So, ang friend natin, sabi ni Jesus, I have called you friends. Okay? Though you are, I am your master, but I have called you friends. Bakit? Alala nyo ba yun? Kasi sinasabi ko yung gawain ko sa inyo. Ibig sabihin, kahit master nyo ako, yung anong ginagawa ko, soul winning, walang ano yan, wala akong hindi inasabi sa inyo. Ganyan din ang maganda sa church dapat. Alam nyo yung ibang mga pastor, ginagawa para sila yung balkada, yung member, parang ano lang, member lang kayo. Lang? Member lang kayo. Kaya kung minsan, yung anong ganun, tapos kakain yan. Minsan, hindi naman ano, hindi naman laging mali yun. Pero minsan, hindi ko na gustuhan eh. Parang hineseparate yung sarili. Kami, hindi nyo ako mamaintindihan, mga pastor. I believe, may mga bagay rin na hindi ka maintindihan kasi hindi ka pastor. Pero, yung balkadahan ba, ako, isa yung gusto kong gawin sa church. Tayo yung mas close. Tayo. Okay? Hindi ako mas magiging close sa ibang church kasi baka matulungan niya ako. Matulungan nila. Hindi ganun. Tayo magtutulungan dito. Nakikita nyo ba yun? Kaya nga yung sinasabi ko, hindi ko, wala akong sikreto sa inyong, alam nyo mong kami mga pastor, hindi nyo kailangan malaman yung ginagawa namin. Walang ganun. Okay? Lahat ng doktrina, pati mga, kailangan nyo malaman yan. Okay? Especially mga men. Okay? Dahil ganun ang example ni Jesus. Hindi ako naniniwala may tinago si Jesus. Yung iba siguro, pero may plano rin siya, di ba? Katulad nung umalis siya, may mga bagay siyang hindi pinaliwanag sa atin. Pero may plano siya doon. Sabi niya, pagdating nung pag-alis ko, yung Holy Spirit darating, i-explain sa inyo yung kailangan nyo. So, may plano siya.
Okay, parang nare-remind ako sa mga ganong ano. Kunwari, ito Stephen. Di ko alam kailan ako mawawala. Kunwari lang. So, yung mga bagay na judgment ko, saan ko sila nalagay na church, school, okay, mga judgment ko sa kanila, kung saan sila nalagay, mangungusap sa kanila yan later. Kunwari lang, nauna ako. Kunwari, huwag naman. Eh, bata pa Stephen. May mga bagay na siyempre, hindi ko kayang sabihin sa kanya ngayon. Hindi niya maintindihan eh. Pero dahil, ito yung mga, ito yung ginawa ni tatay, ito yung ginawa ni tatay, maintindihan niya yung dapat niya maintindihan. Okay? Ganun ginawa ni Jesus. Kasi tayo ay kaibigan, ang turing niya sa atin. Okay? Pero bakit sabi dito, there's a friend that sticketh closer than a brother. Kanina, pinag-uusapan natin yung brother, di ba? Nasaan ba yun? Okay? So, brother, isa yung sa magiging close sa buhay mo. Ba't sinasabi dito na ano mas importante, brother or friend? Okay. So, pwede nga, no? Kasi yung kadugo mo yan. Pero, sinasabi lang dito na may times na hindi ganun. Kasi, umari nga, tayo, di ba? Kaya nga tawag sa atin, brothers and sisters, spiritually. Kaya nilalagay tayo ng Diyos. Kunwari, mayroon talaga sa ating, alam mo na, sa wing palad. Hindi maganda ang pamilya, broken family, tapos, hindi rin maayos yung turi sa kanya ng mga... Meron ka pa rin kapamilya. Kung ikaw ay mananampalataya at talagang mananampalataya, meron ka pamilya sa pamilya ng Diyos. So parang ito yung medyo hint dito. Diba? Ito kaibigan ko lang ito, hindi ko kadugo. Pero bakit mas close kami? Eh kung magpareho kayong Kristiyano, talagang mas close kayo. Yung mga unbeliever, hindi kayo makakapag-relate pag sa mga seryosong bagay na. Nakaka-relate lang kayo sa mga kwentuhan nyo dati. Alam nyo ba, maganda yung kwentuhan natin, mga bata tayo, nagsusuntukan tayo. Ganun. Hanggang doon lang yun, medyo mababaw. Diba? Pero pag yung mga Kristiyano talaga, kapatid mo sa Panginoon, yan yun. Okay, so hindi sinabing ganun dito, pero ini-interpret ko kasi yun ang applicable sa atin. Okay? Okay, so huwag kayong maganda sa atin. Mga marami kayong magkakapatid. Sino mag-isa dito? Kailan kayong magkakapatid? Wala, maganda yan, di ba? Huwag kayong itong mga ito. Minsan sinasabi, sana wala na lang kapatid eh. Nagkaaway lang sa laro. Wala nang... Bagay, mga bata. Yan. Okay, tuloy natin sa 19. Ito, magkatagal tayo dito. Makibasa, ready, go. Walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool. Okay, sinong gusto mong maging mahirap dito? Wala naman sana, no? Hindi na sinasabi dito. Ibig sabihin lang, kung integrity mo, gagawin ka mahirap dahil ayaw mo maki, ano nga, alala ko tuloy yung tito ni nanay. Sa customs eh. Ito ba naalala yun? Kasi nga si... Oh, wala na. Si... Ano ba yun? Sa balita ata eh. Ayan, kay ano, sa Leni, di ba? Ayan ang mga balita ngayon. Ang hirap nga naman maging government official, no? Pero, magkakapera tayo dito. Ano integrity? Ano ko? Integrity. Si Jamie. Ano integrity? Alalim yan. Ano integrity? Dangal, pwede, no? So, sa mga engineer, alam nila yan. Ibang term nga, alam yan. Pag ano yung sabihin, integrity ng building. Tibay, di ba? Kasi nga, ibig sabihin, may mga challenge sa structures ang madalas yan. Lindol, baha, ulan, araw, okay? So, pag matibay talaga yan, ang tawag nila dyan is integrity. So, ganun din sa amin, sa mga computer system. Oh, hindi ba mapapasok yan? Oh, matibay ba yan? So, may mga ganun. So, halos wala actually hindi napapasok. Lahat siya napapasok eh. Pero depende nga sa galing ng ano. Pero may integrity rin yung system. Sabi, hindi ba sasabog yan? Hindi ba bagsak yan? Ngayon, pag may mga promo kami, mag-December na naman, mabira, pinapakompute na naman yung ano. Oh, hindi ba babagsak yan? Hindi ba babagsak yan? Kaya kasi, yung loss says, siyempre, hindi pwede yun sa business. So, integrity. So, sa tao ngayon, anong ibig sabihin ng tao may integrity? Katulad nga, yung public official ka, napag-usapan kanina. Kaya kaan dyan,
para yung syempre yung pondo ng sambayanan eh, andyan na yan eh, hindi magagamit yan sa ano, dapat alam natin next year may tubig tayo, yan na naman problema. Hira, tubig lang eh, gano ba kahirap? Ito nakakainis eh, di ba? Yung iba no, yung rice import, hindi mawawalan yan eh. Anong problema natin? Power, kuryente. Hindi ba na-measure yan ng ano? Ano ba? Bagay, yun na, si tatay, nako, bakit wala kang tabaho next year? Pag gano'n, mahirap yan. So, yan. So, pag sinabing integrity, dapat, inaasahan ka na doon, hindi ka bibigay. Okay? So, ang tao, pag naturuan ng tama, hindi mahirap yan na ano. Ang nahihirapan lang talaga yung mga nasa posisyon kasi nga talagang pressure yun eh. Pera-pera yun eh. So, sa mga young people na lang, hindi nyo pa sinaintindihan siguro yun. Mga young people, saan yung kayo bumibigay minsan? Ano yung inaasahan sa inyo bilang young people? Na dapat di kayo bibigay. Ano yung inaasahan sa inyo? Dapat mag-aaral kayo, tapusin nyo yan. Yan ang trabaho nyo ngayon. Ano pa? Diba, huwag mag-asawa ng maaga. Diba? Huwag naman at least maka-graduate. Diba? Yan lang inaasahan sa inyo eh. Hindi, gusto kong sumaylay sa ito. Gimmick-gimmick eh. Doon na ano yan, nasusubok yan. Okay? Itong mga nag-homeschool na to, integrity na to, syempre natututo. Kasi nga, sa ano, medyo ma... Hindi rin eh, pareho lang din. Pero minsan kasi itong mga to, pag nag-kontsaba na to, syempre umaasa ako, natututo talaga to. Baka sabi, pinapakita mo na yung sagot. Yan ang ano sa homeschool eh. May sistema na eh. Pag di mo sinunod, hindi matututo yung bata. Gagastos ka lang, pero hindi matututo. Pero yung may, ano, pag may integrity yung teacher, yung supervisor, natututo yan. Okay? So ano pa, kahit saan, yung integrity na yan ay, pero ang, kung mapansin nyo, ang talagang ano na dito, yung mahirap, ibig sabihin, pera-pera to. So ang mahirap, pwede yumaman bigla, pero nawala na mo integrity niya. Okay, tingnan natin yung kabaligtaran nun. Than he that perverse in his lips and is a fool. So, ibig sabihin ng perverse is, ano yung perverse? Hindi ko pala ito na... Ano yung perverse? Ha? Ano yung perverse? Bading. Isa lang yun sa example. Pero pag sinabing perverse is, parang ganun din, corrupt. Okay? Kung ikaw ay yun nga, politiko, kapag sinabi mo, nag-report ka. Dapat totoo. Hindi, ano. At sinabi dyan, is a fool. So, bakit mayroon pang is a fool? Ayan, galit lang ba yan? Loko-loka! Ibig sabihin lagi, ano yung sabihin nun? Yun nga, yung picture ng integrity ng, for example, ng structure. Diba, nabalita minsan natin, bakit bumagsak yung building na yun? Computed na yan. Hindi naman ano, bakit yung iba't nakatayo pa eh. Ba't siya nakabagsak, di ba? Hindi imbestigahan nyo yun. Ano yung madalas na ano? Hollow. Yan, di ba? Dapat na purong simento, binawasan, puro tubig lang pala. Di ba? So, walang integrity structure. Una, kasi yung nag-create, wala rin integrity. Kaya imagine mo, bakit full? Kasi nga, iniisip mo na maayos na yun. Nga, engineer ka. Uy, nakamura ako dun ah. Eh, natanggal ang analisensya. O, di patay ka. Diba? You're a fool. Ganon din tayo minsan. Ngayon, yung mga bata, pinapwede natin pagbigyan niya. Pero mga bata, kahit kayo, nagpaulit-ulit kayo nang hindi kayo mapagkatiwalaan. O, maniwala kayo. Hindi ba ganda yan para sa inyo? Baka mabansa, malabel kayo itong si ano. Si, ito, walang pag-asa to si ano. Basta ito ang gumawa, mali, sablay. O, ganon. Pangit yun. Okay? Integrity. Pag ito nag-preach, walang kwenta. Di ba? Makompromise lang to, papapogi lang to. Hindi matututo yung tao. Okay? So, dapat integrity. Lalo yan sa mga preacher. Okay, konti pa. 10 minutes. Ready, go. Also, that's the sword without knowledge. It is not good.
and he that they said with his feet sinned. Okay, medyo... Oh, kaka-connect yan kasi also eh. So also that the soul be without knowledge, it is not good. Medyo simple lang, di ba? Pag wala kang knowledge daw. Pero syempre, mga bata, doon pa lang sila natututo. Pero yan, mga bata, nakita nyo? Pag ikaw ay walang knowledge, hindi maganda yun. Sabi dyan yung nagmamadali. Kasi may katandem yun. Sabi dun sa Proverbs din yun, he that hasteth to be rich hath an evil eye. And considereth not that poverty shall come upon him. Tataya sa loto, sasama sa showbiz, ito ang uso ngayon, malaki pera dito. Okay? Ah, nursing ngayon ang uso. Nursing. Hindi mo na pinag-pray, no? Ito, meron akong ano, may nanliligaw sa akin, pogi, mayaman. Save ba? Hindi, masisave din yan. Parang hindi naman. Huwag ka magmadali. Okay? Uy, may pag-partner doon sa church natin. Sila yung papatayo ng building, Koreano. O, di okay yun. May building tayo. Kaso, alam na nila yon, arrange na yun. Papalitan yung pangalan nyo. Gamitin yung pangalan nyo. Sila lalo kumita doon. Sinabi na yun sa home ano nila. Tapos ikaw, nabalitaan ng mga may integrity, si Pastor Ace. Nakipag-ano na yun sa Koreano. Koreano talaga. Meron din mga ano, iba. Amerikano, okay? So, kaya ba? Nagbante talaga. Yan, okay? So, maganda sa ating samahan. Medyo okay-okay. Okay, huwag kang magmadali. Okay? Kaya sabi dyan, nagkakasala ka na. Okay? E, paano magmadaling mag-aral ng salita? Ganun din. Imagine nyo, kung na kayo, gusto nyo maka-perfect. Tapos mag-aaral kayo, ilang oras na lang. Wala yun, sa-chamba mo na lang. Hindi naman lumalabas sa exam eh. Kahit na may natanim ka din, yung hindi lumabas, alam mo na yon. Alam mo na yon. Wala kang hindi ka talo doon, alam mo na yon eh. Walang talo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya natin ginagawa ito eh. Kaya sisike, dapat sumasali ito eh. Ayaw mo, wala kang Bible? Ilang gusto mo? Ayun ako dyan, kaso maliit. Gusto mo? Tama na, ayaw eh. Nanto ka ba? Okay, so yun ha. So, tandaan nyo mga bata, yung knowledge, paulit-ulit yan sa Proverbs. Pag hindi nyo pa nakuha yung message, ewan ko na lang. Next, okay ba sa ready, go. The foolish says of a man perverted his way, and his heart prevented the way. Ay, ganda. So, medyo paulit-ulit na rin yan, pero in this time, iba yung pagkakasabi kasi may iba siyang gustong sabihin, diba? So, sabi dito, yung perversion na yan, paulit-ulit sa pa, yung foolishness. Pero sabi dito, yung foolishness of a man perverted his way. Okay, so, sino yung nauna ngayon? Naging pervert ba siya o fool muna siya? Fool muna siya, diba? Yung kanyang foolishness, siya fool, yung kanyang ginagawa is foolishness. Ngayon, yung mga kaparaanan niya, kunwari, ikaw ay businessman. So, natuto kang magbenta. Ay, ganun lang pala yun. Dali lang. Benta ka, patungan mo. Hindi naman sama yan, di ba? Ikaw yung kumuha, patungan mo. Oh, kita na pala ako dito. Kaso may foolishness ka kunwari pala. Yung parang, huwag na tayo lumayo dito sa unahan lang, di ba? Gusto mong may umaman agad. Hindi sapat eh. Kumikita ka na pero hindi. Gusto ko mabilis. So, ano bang ano ngayon? Ano maganda? Kunwari, binibenta mo ano? networking. Hindi kontento eh. Mas maano yun, malakihan daw yun kasi inaaral daw nila sa mga university yun, mga ganyan-ganyan. Anyway, yun, naisip ko yung ano, kung ano, gabenta ng baboy. So nga pala yung ano ko, hindi ka sa baboy. Ha? Oo eh. Sa kape. Ang sabi dyan, hindi naisipan mo ngayon eh. Hindi ano tayo, pa kumuha tayong maraming baboy, pero huwag natin palakihin yung ano, kaya mo lang na maliit yung ano, yung kulungan, bahala sila dyan. Ay, huwag natin masyadong linisin, konti lang yung tao natin, tagalinis. Para makatipid tayo, kumita tayo ng malaki, di ba?
Wala mangyayari doon. Yung sinasabi niya, yung tamang paraan ng business, naiiba. Okay, kasi ang kalokohang nauna ay nagmamadali kang yumaman. Okay, nakuha niyo yun? Kaya niyong apply yan kahit saan. Okay? Sa amin, sa mga katulad sa aming tabao, ayun. Gusto kong ano, maging manager agad. Ay, nakita ko yung iba. Iba ito ginagawa. Ganito lang pala yun. Dahil yung foolishness mo, hindi ka naman ganun agaling, hindi ka naman ganun ano, natapos. Pero gusto mo pa rin makaangat. Ah, meron paraan yan. Okay. Ay, hindi mo dapat gawin. Okay, ginawa mo. Okay, sabi dyan, and his heart fretted against the Lord. So, ano yung fret? Fret. Hindi yan sa gitara. Nadaanan natin yung madalas. Ano yung fret? Ha? Any guess? Ano yan, sabi mo? Matakot? Medyo hindi. Nag-fret, negative yan. Parang ano yan, kinakalaban yung Diyos. Tingnan natin, ha? O yung nagre-reklamo ata yan. Verb. Worry. Yan. Make. Ito yun. Irritate. Yun yun. Annoy. Sabi dito. Become or make sore by or as rubbing. Ini-irritate mo. Sobrang nagmamadali ka. Yan. Parang, Lord, payamanin mo na ako ngayon ah. Ganun. Nag-pay ka nga pero nag-reklamo ka, okay? So, ganun yun. Okay? So, inaasar mo ang Diyos pag ikaw ay full. Tapos yung paraan mo, mali na rin. Tapos yung mga dati mong tamang paraan, namamali na rin. Diba? Damay-damay na. Tapos bandang uli, ang Diyos ang maaasal sa'yo. Okay? Tingin na kayo sa oras, ha? Okay, isa pa. Ready? Go! Yan na tayo kinot. Wealth make it many friends. O, kita mo na? Ba't ka makang kaibigan? Kasi mayaman ako, eh. O, sinabi ng Bible yan. So, hindi yan sinasabing, ano, sabi dyan, wealth make many friends. Kaya parang sinasabi lang sa inyo yung reality na kaya ka naman mayamang. Ay, kaya ka pala maraming kaibigan, mayamang ka eh. Isipin, hindi ka dapat mo sabihin sa inyo mo na wag mong i-associate yung ibang bagay na kaya ako maraming friends kasi maraming nagmamahal sa akin kasi I'm a great person. Diba? Yun yung mali doon. Kasi sinasabi dito, minsan kaya ka lang may kaibigan kasi meron ka. So, kaya sinasabi sa atin ng Bible ng reality para sa mga matalino na makikinig sa Bible, ano, alam mo kung saan yung paglalagyan mo. Alam mo na minsan, hindi yan talaga sa personality mo, mahal ka niya. Hindi ako kasi yung taong talagang ano eh. Pag nakita ko ng tao talagang ano eh, gusto kong kaibiganin, di ba? Hindi pala ganun. Dahil pala sa pera or something, di ba? But the poor is separated from his neighbor. So obviously, ganito yan. Hindi, huwag mo rin gusto yung maging mahirap kasi ayaw mo rin ng walang kaibigan at ayaw mo nang pati lahat ng kapitbahay mo kasi sobrang hirap mo sila, inaayos nila yung ano, ikaw minsan, ano, dahil sobrang, ano ba, nakaka-apekto yun eh. Hindi mo masasabi, ito mga kaya yung mga rich neighborhood, may mga standards sila dyan eh. Diba? Oh, ano bang ano mo? Ba't ka dito titira? Yung iba, namimili yan eh. Ano'y tatayo mo dyan? Kahit kaya mong bilhin yung lote, ano bang bahay mo, tatayo mo dyan, di ba? So, baka naman ikaw yung klase ng tao na ano. Ano man yan. So, yan again, yan na yung mga reality na pinapakita sa atin ng Bible para matuto tayo dahil ang objective ng Proverbs ay kumpleto to eh, basta knowledge. Okay, question. Pwede rin pala dito yung ano, no? Eh, wag na. Parang ano kasi, related eh. Bakit may hiwalay yung poor sa kanyang neighbor? Napalis, mga gano'n. Ay, nang gano'n eh.
So, mahirap yung aso. Yun ang sinasabi nga, reality yun. Okay, question. Ano, tuturo tayo, ha? Naging familiar sa mga terms. Sikel, question. Nasing ka, ha? Very good. Dapat pala, meron tayo dito na, eh. Paalala mo, meron isang ano dun, eh. Sa grocery, eh. Copy ko tayo dyan. Ako minsan, inaantok din na kasi di ako pwede. Nasalita ako, eh. Okay, question. Bakit madalas poor ang... Kasi, magandang tanong yan. Nung Sunday school ako, may nagtanong din sa akin, sabi. But bakit lang, parang galit ang Diyos lagi sa mayaman. Ganun naman ang tanong niya. Eh, pero nung time na yun, kahit paano, nasurvey ko na yung Bible, eh. So, sabi ko, hindi naman. Madalas lang. Okay? Madalas ang mayaman kasi, pinagpala ka ng Diyos, may expectation sa yung Diyos. Kaya pinag-iinitan sila ng Diyos pag hindi nila ginagamit yung kayamanan nila sa tama. Hindi lagi, obviously. Yung mahirap laging bida, hindi rin. Sa pelikula lang yun. Kasi piniplis yung mga mahirap na ano, tao. Pero sa Bible, maganda sa Bible, balance yan. Walang kinampihan yan dahil mong mahirap ka. Sabi nga sa hindi nagtrabaho, huwag kang kumain eh. Ang ganda ng Bible. Ngayon? Amen. Madalas binabanggit ang sige. Madalas binabanggit ang poor and rich kasi yan ang issue talaga ng buhay ng tao. At nasa lagi sinasabi sa inyo yung pera, napakagandang illustration of spiritual things. Okay, napakaganda, eksakto yan. Hindi eksakto, eksanto, pero mas madali natin kasi intindi natin yan, alam natin yan. Yung kurari, ikaw, medyo hindi napabuti buhay mo. Wala kang pera. Alam mo yun, na may mali yata akong ginawa sa buhay ko. Oo, diba? So, pag ikaw naman yung mayaman, alam mo, parang may something's wrong. Parang hindi balance. Parang akong kinakabahan, di ba? Kasi kung alam mo yung Bible, alam mo gagawin mo sa pera mo dapat, pero kung hindi, kakabahan ka talaga. Kasi, alam mo naman, di ba? Mga nanalo sa loto daw, hindi tumatagal yung pera niya. Okay, bakit lagi binabanggit kasi yun ang issue ng buhay? Yun ang gusto makita ng Diyos na makita natin. Kaya lagi binabanggit. Pero hindi importante na para sa kanya, spiritual, wala isa kanya yun eh. Pero dahil sa atin, yun ang katayuan natin, doon tayo makaka-relate, yun ang lagi niyang binabanggit. I believe, okay? Question pa? Hindi po. Salin. Ano, lumaki ng ganito sa salin, no? Ayan. Modest. Diba? Si Ezekiel din. Okay, tayo ko sa'yo, Ezekiel, ha? Lagi ka dito, si Joshua. Basta kayo. Kaya nyo pang humabol, oh. May tig 500 kayo. Ayaw nyo ng 500? Hindi lang. Pamasko yun. Hindi lang yun. Ay, kaso pag sumali pala to, di yun. Ah, sige. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat na aming evening worship, Panginoon. Again, natuto kami sa iyong salita. Napakaganda. Kahit anong part ng Proverbs, yung salita, Panginoon, ay napakaganda. We pray na hindi kami mag-asawa, Panginoon, sa Bible quiz na, again, lahat kami na ikinabang sa mga medyo nangihina, Panginoon, baka nakapagod. Medyo na-discourage, Panginoon, sa hirap. Hindi naman nananalo minsan. Yung iba, may absent, pero nananalo. We pray na hindi kami nakatingin doon, Panginoon, nang makita namin ay ang profit namin sa inyong salita habang natututo kami. Tumatalim din ang aming memory. At especially pag nagpagal-tagal kami dito, may mga bahagi sa inyong salita, makikita kami ng hindi nakikita ng iba. So we pray na makita namin ng positive dito, Panginoon. Maraming salamat na every opportunity na kami po ay nag-aaral at nakakapag-aaral ng malaya ng salita, Panginoon. Mga batang ito, prepare nyo sa future. Kami po mga adults, maging worthy. Maraming salamat sa mga blessing. Mga anak namin, Panginoon, we pray na pagkatiwalaan nyo po kami. Kaya po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.